Matapos kausapin ni Dr. Jill si David ay naudlot na nga ang kanyang planong pagpapatiwakal. Mabuti na lamang at nagpunta doon si Dr. Jill at nahikayat niya nga ang kanyang dating asawa na huwag nang ituloy ang kanyang masamang plano. Habang itong si Gio naman ay patuloy na umiiyak dahil sa labis niyang takot at kaba na baka tuluyan na nga ng kanyang ama ang kanyang buhay. Isang mahigpit na yakap tuloy ang isinalubong ni Gio sa kanyang dad. Umiiyak na tanong nito kung ano nga raw ba ang gustong gawin ngayon ng kanyang ama. Nais nga raw ba nitong kumain? Tinanong din niya kung okay lang daw ba ang kalagayan nito. Naiiyak na tinitigan ni Doktora ang kalagayan ni David. Batid kasi nito na nag-aalala si Gio para sa kanyang dad. Nang mga oras na iyon ay nang ibabaw na kay Gio ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Hindi kalaunan ay nagpunta na rin sila sa dining area ng naturang hotel. Doon ngay nasaksihan ng mag-inang Victorino ang labis na gutom ni David. Hindi tuloy maiwasan ni Gio na mapatingin at maawa sa kalagayan nito. Ramdam niya kasi kung gaano kalakas kumain ngayon ang kanyang dad, tila ilang araw din nagutom at hindi nakakain ng maayos. Kahit nga rin itong si Dr. Jill ay natulala, hindi niya na nga kasi inasahan na ganito na pala ang sitwasyon ngayon ni David. Samantala, nag-aalalang tanong ni Gio sa kanyang dad kung nakausap na nga raw ba nito ang kanyang tita Lexie dahil baka po pwedeng bumalik nga raw siya doon sa kanyang dating pamilya. Payo niya na sana nga raw ay kausapin ito ng maayos ng kanyang dad. Baka nga raw sa mga oras na ito ay kalmado na ang kanyang tita Lexie. Mas masaya nga rin daw ang kanyang dad pag sila ang kasama. Pero ayon kay David na hindi nga raw ito totoo. Ngunit ayon naman kay Gio, galit nga raw ito sa kanila ng kanyang mama. Paliwanag ng isa na hindi raw siya nagagalit sa kanila, kundi nagagalit nga raw siya sa kanyang sarili dahil sa dami ng kanyang nagawang kasalanan ni hindi na nga rin daw niya alam kung papaano siya makakabawi. Nang marinig ito ni Gio ay tila nag-init naman ang kanyang ulo. Ayon sa kanya, kaya nga raw ba naisipan ito na magpakamatay? Kung natuluyan nga raw ito kanina, naisip daw ba ng kanyang dad ang kalagayan nilang lahat ngayon? Sinabi ni Dr. Jill na tapos na nga raw ang lahat ng bagay na ito. Dapat nga raw nilang ipagpatuloy ang kanilang pagkain upang makaalis na agad. Pero sa pagkakataong ito, ay naisipan namang bumawi ni David. Bigla niyang tinanong si Jill kung sinabi nga raw ba ni Gio ang tunay na dahilan kung bakit siya nito dati iniwan. Sagot ni Jill na hindi na nga raw nila ito kailangan pang pag-usapan dahil tapos na nga ang lahat. Pero ayon naman kay David, sinabi nga raw niya ang katotohanan kay Gio na ayaw siya nitong makita pagkatapos siyang ipanganak ng kanyang mama. Kaya nga raw ganoon kaimportante ang trabaho ni Jill dahil ayaw niyang makasama ito. Pag-amin ni Jill na nagkaroon nga raw kasi siya ng postpartum depression noon, napakarami niya nga raw iniisip at inaalala. Anxiety, fears, hindi niya nga rin daw alam kung kaya niya bang alagaan si Gio. Pero proud na sinabi ni Jill na nakabawi daw siya nung siya'y makarecover. Hindi niya lang daw talaga lubos maisip na gagamitin ito ni David laban sa kanya. Anong klaseng tao nga raw ba itong si David dahil ginamit lamang nito ang kanyang kahinaan para siraan siya sa kanilang anak? Diretsahang tinanong ni Gio ang kanyang mama kung talaga nga raw bang ginusto nito na mamatay na lang siya dati. Agad naman itong itinanggi ni Dr. Jill. Pero naisip niyo po, tanong ni Gio. Hindi, wika ni Dr. Jill. Pero ayon naman kay David, oo. Kwento ni David na sa bibig daw mismo ng galing ni Jill na sana'y hindi na lang daw siya nagkaanak. Pero hindi na nga raw niya pinalaki ang isyong ito. Ngunit ayon naman kay Dr. Jill kasi nungalingan lang ang lahat. Napanghinaan lamang daw siya ng loob pero hindi naman daw siya masamang ina. Wika ni Dr. Jill. Naiiyak na kwento ni Gio na ayon nga raw sa kanyang dad ay mas pinili nga raw nito na iwanan na lamang ang kanyang trabaho dahil natatakot nga raw ito na baka kung ano ang gawin ng kanyang mama sa kanya. Malungkot na inamin ni Gio na habang siya nga raw ay lumalaki, napansin niya rin ang bagay na ito. Palagi na lang daw siyang busy, palagi na lang daw siyang wala at laging nasa trabaho. Tuluyan na ngang bumigay si Dr. Jill. Paliwanag niya, kailangan niya nga raw kasi talagang maging busy dahil wala daw trabaho ang kanyang dad noon. Siya na nga raw ang umako ng lahat ng responsibilidad nila dati eh. Bagamat mahirap, pero ginawa daw ni Jill ang lahat para alagaan at protektahan itong si Gio. Hanggang sa dumating ang panahon na iniwanan sila ni David. At nang ito'y bumalik, ay sumama naman daw sa kanya si Gio. Sinabi ni Jill na mahal nga raw niya itong si Gio at nais niyang tandaan ito ng kanyang binata. Ayon kay Doktora, hindi rin naman daw niya masisisi ang kanyang anak kung sakaling naniwala nga raw ito kay David dahil kahit siya nga raw mismo ay nabola at napaikot nito. Sa mga oras na ito ay tila nalilito na nga si Gio kung sino nga ba talaga ang kanyang paniniwalaan.
bakit nga ba kasi kailangan pang alamin ni Gio ang nakaraan? Iniisip nga ba nito na hindi siya talaga mahal ng kanyang ina? Dahil sa ginawang paninira ni David kay Jill, ay bigla tuloy na numbalik sa kanyang isipan ang request nito kanina. Sinabi ni Jill na hindi nga raw iyon ang tamang paraan para mawala si David. Ayon naman kay Mr. Ilustre, yun nga raw kasi ang kagustuhan nilang lahat, ang mawala na siya. Ganoon paman, hiniling niya kay Jill na dapat nga raw siyang tulungan ito para tuluyan na siyang mamatay. Dahil kung hindi niya nga raw ito gagawin, ay hindi niya tatantanan ang mag-ina at habang buhay niya itong guguluhin. Doktor ka, may alam kang paraan. Gusto ko yung wala akong mararamdaman. Mga kahilingan ni David na tumatak sa isipan ni Jill. Samantala, nagtataka naman itong si Gio kung saan kaya pupunta ang kanyang mama. Walang kamalay-malay ito na isa sa katuparan na nga ni Doktora Jill ang kanyang pangako kay David. Tutulungan niya ito na maisakatuparan ang kanyang hiling. Kaya naman nagmamadaling lumabas si Doktora Jill upang magpunta sa likod ng kanyang sasakyan. Kinuha niya ang dalawang gamot at isinilid ito sa isang paper bag. Nagmamadaling nagpunta si Doktora sa tinutuluyang apartment nila David at doon niya isinulat niya agad ang mga dapat nitong gawin para tuluyan na ngang maisakatuparan ang plano nitong pagpapatiwakal. Mukhang ayaw na ni Jill na magulo pa ang kanilang buhay. Ito nga ba talaga ang kanyang dahilan kung bakit sinusuportahan niya na si David sa plano nitong pagpapakamatay? Samantala, sa pagbalik ni Jill sa kanilang upuan ay napansin niya na wala doon si Gio. Ayon kay David, nagbanyo lamang daw ang kanilang anak. Sinabi na nga ni Jill sa kanyang dating asawa na tinupad na raw niya ang kanilang usapan kanina. Tapos na, wika ni Doktora. Bakas ang kalungkutan sa mukha ni David. Sige, mabuti, wika nito. Narinig naman ito ni Gio, kaya agad niyang tanong, ano po yun? Paliwanag ni Doktora Jill na binayaran niya lamang daw ang apartment ngayon ng kanyang dad. Hanggang sa maayos nga raw nito ang mga bagay na dapat niyang ayusin. Samantala, ikinabigla naman ni Gio ang sinabi ni David. So, ito na yun. Ang alin po dad? Tanong ni Gio. Ito na yung huling araw na makikita ko kayo. Tila naguluhan itong si Gio. Mas lalo itong nagtaka nang bigla siyang akbayan ng kanyang ama. Ayon kay David, mag-aral nga daw siya ng mabuti. I-enjoy ang kanyang buhay at tuparin ang kanyang mga pangarap. Maluhaluhang sinasabi ni David na i-enjoy lamang daw ni Gio ang kanyang buhay. Naniniwala raw siya na kayang-kaya ito ng kanyang anak. Bagamat naninibago ito sa mga sinasabi ngayon ng kanyang dad, pero nangibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Makaraan ng ilang sandali ay tuluyan nang nagpaalam ang mag-inang Victorino. Bago pa man tuluyang lumisan si Doktora Jill, sinabi niya na nag-iwan nga raw siya ng instruction sa loob ng apartment ni David kung papaano isa sa katuparan ang kanilang napag-usapan. Nagulat na lamang si Jill nang bigla siyang hawakan sa braso ni David. Ayon sa kanya, malaya na kayo ng lalaki mo, pero sigurado ko na napanapin mo pa rin ako sa kanya. Sa tuluyang pagkawala ko, sa tingin mo ba panalo ka na? Sagot naman ni Jill, nakakalungkot David. Kasi hanggang ngayon, ganyan ka pa rin mag-isip. Sa kabilang banda, ay maagap na ibinalita ni Doktora Jill kay Gabby na kasama na raw niya ngayon si Gio. Lingid sa kanyang kaalaman na naiirita na ang kanyang anak habang kausap niya ang kanyang manliligaw. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay agad namang pumasok si Doktora sa loob ng kanilang sasakyan. Ngunit itong si Gio ay halos ayaw sundan ang kanyang ina. Sa inyong palagay, dapat na nga bang aminin ni Gio sa kanyang mama na hindi siya boto kay Coach Gabby? Yan ang ating susubaybayan sa mga susunod na tagpo. Dito na nga po nagtatapos ang ating full episode ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.